Mississippi. Welcome to Glory Market. Ay grabe, ang ganda-ganda po dito. Meron pang swing na ganyan. Tapos ayun ho. Itong property na to ay I think 10 times bigger than alin, hindi na gano'n lang ako. Yes. Oh, grabe naman, oh. Ang sarap naman sa kingdom. Pag pumasok ka dito, bakit ka palalabas? Eh kami nga, itagalabas eh. Pumasok na dito. May mga nawalang kapalas at kapalas to ganyan. Ah. So, these are exclusive sa mga egg, sa mga ano, workers. So, ganito kayo kamahal ni Pastor. Kung ganito mang ano, mga alipusta si Pastor, kung ganito siya magparusa, kung ganito siya mang-abuso, gusto ko nang magpa-abuso. Diba? Abusuhin mo na kami, Pastor, habang buhay. Kung ganito din lang. Diba? Ang ganda niyan. Dati to, ano to, putik-putik dito. Sa will, dahil lang sa will ng isang tao, isang pastor na sinasabi nilang kulto at abusado, yan, ito, nagawa niya. Vision lang yan. Sabi ko naman sa inyo, diba? It starts with a vision. Kasi kung meron ka ng mission at wala kang vision, hindi magmamaterialize yung mga missions mo. Kailangan, alam mo kung paano mo itatakel, paano mo i-address lahat. Mas maraming problema kaysa sa Davao City. So ayun, ang Davao City, oh. Sana nakikita niyo. Goodness. Ganun tayo kataas ngayon. Paanan pa lang to ng Mount Apo. And that is Davao City. Yun. Mag-zoom again sa edit. So, self-sustainable sila. Again, iniisip ninyo na lahat ng ito ay kay Pastor. Hindi po. Lahat ng ito ay kay Kingdom of Jesus Christ. At ang nakikita nyo na yan ay sa kanilang lahat. Ayan. So yung sinasabi noon na may issue sa DENR dahil ang dami niyang pinutol na puno, well, pagkabaliktaran po yun. Ang dami daw nila, lahat daw yan, tinanim nila yan. Oh, ayan, oh. Ayan. How many years old na itong ano, sir? Itong 20 plus years na ito. Kasi imagine start ito, replanting 2001. So, yung mga pinapakalat din nila na fake news about it na may kaso dahil maraming pinutol na puno, well, it's the other way around. Kalbo kasi ito. Kalbo daw ito noon. Kalbo daw ito noon at nag-replanting sila. Kaya kung makikita ko pare-parehas yung breed ng mga pine trees na nandito. Tsaka yung distansya niya. Alam mo ng ano, artificial ano? Kasi yung distance ng mga puno eh. Ayan o, kita mo, sukat. Kasi kung ano yan, kung wild yan, hindi yan ganyan, masukal yan. Pero dahil it's man-made, ayan, ganyan. Ang gaganda ng distance ng mga puno. So, sila nagtanim, hindi sila pumutol. May mga pinutol siguro sila, but again, dinevelop nila. Meron silang pinalit. Ayan, ang ganda-ganda. Pa. Alam mo, ito lang kalsada na to. Yan. Grabe, ang ilang milyon na gagastusin mo dyan. Yan pa lang kalsada ano. Pinakalsada ni Pastor yan mula doon sa baba hanggang doon sa may gate. Naka-semento yan. So imagine, kung hindi pa tinayo ni Pastor itong ano na to, Prayer Glory Mountain na to, hindi pa magkakaroon ng kalsada roon sa kabiyastan doon.
So, pati yung hindi taga Kingdom, tatulungan ni Pasto. Ang galing, di ba? Isay. Ang ganda. Di ba? Mga ano natin, kaibigan natin, napakaganda, napakasarap nilang maging host. Nandito tayo ngayon sa kanilang coffee shop sa Glory Mountain. Hindi ba? I mean, meron pa silang coffee shop ha, para sa mga workers lang. Yung mga ganitong coffee shop, mas maganda pa to kaysa sa Starbucks eh. Pero imagine ha, exclusive ito sa mga workers. So we are lucky to actually be served with coffee here. Sir, ano po ito? This is the log cabin po. Pagka dito minsan nagmi-meeting, nag-fellowship, pagka dito po si Sir nag-i-stay, meron naman po siyang area dito. Si Nat Kuya Pit po dito pagka ano, madalas ako. Oh, dito Pete, sila nag-i-stay. Dito ka daw, dito daw kayo nag-i-stay. Pupuntahan ko yung ano mo. Pupuntahan lang po. Normally po, pagka may fellowship and meetings, dito hindi ni Pastor. Then pagka nagpo-pruning yung pine trees, hindi po umaalis si Sir dito. Siya po yung nagsusupervise. So meron din po siyang place dito. Grabe oh. Kita nyo naman, di ba? Yung bundok umaawit. Family house. Dito yung dining center. Billiards and dahil nga log cabin. Hindi dito mga boss yun. Pahingahan nila. And siyempre, ganda dito. Oh, there's smokes. Gusto po. Tingnan niyo yung ganda niya. God. Hindi ko naman yung ganda na yan mga boss. Diba? Meron pa siyang fountain doon. Hindi ko alam kung man-made ba yan or natural na ano, na stream. Ang galing. Diba? Ganyan pa rin ang pagkakita. 1, 2, okay, grabe. Ang ganda dito. Tingnan nyo naman, di ba? Meron pa sila. Is this ano? Yung strip, man-made tong stream na. Sila naba po yung nag-a-commenter. Yan po yung ministry nila. So ito yung ginawa ni Mr. La Bandera. O oh, hindi ba? La Bandera siya, pero ang galing niya mag-guard, mag-gardening. So, eto si Sir, oh. Siya ang may paanan ng mga yan. Sila. Nakita niyo ang gano'ng aganda yan. Si Pastor yan natin. Duro na sabi ni Pastor. My God, this is all a, ano. Sabi nga eh, brainchild. Ito yung brainchild ng mga bossing. Ni Pastor, galing yan lahat sa isip niya. And sobrang imposible kasi, alam niyo yun, in a person's lifetime, may isip mo lahat to. Lahat din makukonceptualize mo, ma-revisualize mo lahat ito. Ano yan? Modern Marvel. Sobrang galing. Okay. So ngayon, mga boss, nandito naman tayo sa Prayer Mountain ni Pastor Kitloy. Itong Prayer Mountain, ito po yung unang na-build niya. So, nandito yung kanyang mga, itong kanyang Bible school. Kung makikita nyo, ito pong mga bahay na yan ay bahay ng kanilang mga workers
Ha? Ito pong pink na may kulay ay mga babaeng workers po ang nandiyan dyan. And then yung kulay blue, which is nando doon, eh, mga lalaking workers. So, ikukwento ko sa inyo yung tungkol sa kung paano sila nagkakaroon ng mga relationship dito kasi nakwento sa atin ng mga workers at ng mga members. So, ayan. Ito po yung kanilang restaurant. Again, ito pong Prayer Mountain is exclusive sa kanila and sa mga members and mga workers. And syempre, exclusive din ito ay, I mean, para sa mga friends ni Pastor. So, makikita nyo, napakaganda. Ito yung unang-una. Nakapunta na tayo dito eh. Pero, hindi pa siya ganito kaganda. Ito ang bahay ng mga lalaki. School year pastor. Wow. Solid.